Nga pala mga idol, meron akong ginawang bagong YouTube channel at doon mamimigay tayo ng vivo Y11. Once na umabot na ito ng 10,000 subscribers, mamimili na agad tayo doon ng isang lucky winner ng vivo Y11. Ang kailangan mo lang gawin ay subscribe to the channel, link down below. Hit the bell and syempre mag-comment ka rin ng kahit ano para masali ka sa ating giveaway. And don't worry mga idol, tuloy pa rin ang ating giveaway sa ating FB page ng Realme C11. Once na umabot ito ng 20,000 followers. Ang video na ito ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o totoong kaganapan sa winter tournament. Nabasa ko lang to sa isang libro na kung saan parehong author din ang nagsulat ng Aiwa Academy versus Shohoku. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang libro at hindi nakamanga version. O sa madaling sabi, walang animated pictures na naka-indicate. Anyway, bago natin simulan to, pasok ko lang muna intro ko mga idol. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people who been struggling. Winter Tournament Chapter 142. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga isang payo nga ang natanggap ni Sakuragi mula sa kanyang mga kampi. At lalo na kay Coach Ansay. Kaya naman dito ay nag-sing in nga sa kanyang isip ang lahat ng to. At ngayon, mabalik na nga tayo sa loob ng court. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga ng timbi ang bola. At sa pagkakataong ito, si Rukawa nga ang may hawak nito. Team, makinig kayo. Mag-pay attention lang kayo at pupuntos tayo. Wika ni Rukawa. At sa harap, si Miyagi nga ang nagbabantay sa kanya. Nang biglang, isang jab step nga ang ginawa ni Rukawa. At itong si Miyagi ay napasabay. Patay, isang jab step ang kanyang ginawa. At kumagat naman ako. Malas, malas na isa na ko ni Rukawa dun ah. Wika ni Miyagi sa kanyang isip. Kaya naman nalibre na nga si Rukawa para sa isang perimeter shot. Nang biglang, nag-step back nga ito, sabay pukul ng isang tres. At ayun, sa pagkakataong ito, pasok nga ang tres ni Rukawa para ibaba ang kalamangan sa apat. Kaya naman dito nga napasigaw itong si Coach Tauka. Nice one! Ang ganda ng pinakita mong galaw doon, Rukawa. Yun ang isang napaktibong galaw, ang jab step. Napasabay mo agad si Miyagi sa ganung galaw mo ah. Ang galing mo doon. Wika nito. Kaya naman itong si Rukawa ay napangiti. Sabay tugon kay Coach Tauka. Ha, yun lang ba coach? Marami pa akong bala para doon. Tugon naman nito. At dahil dito, nayabangan nga itong si Miyagi. Ang yabang, naisahan mo lang ako doon. Sa pagkakataon na yun, kumagat ako. Ngunit next time, wala na. Makikita mo Rukawa. Ipapakita ko sa iyo na hindi basta-basta ang isang Ryota Miyagi. Bulong ni Miyagi sa kanyang isip. At ito ay napansin ni Sakuragi. At tila ba nakasimangot itong si Miyagi. Miyagi, nainis ka no? Nayayabangan ka na sa kupal na yan? Oo, mayabang talaga yan pag nagawa ka niyang gulangan. Pero huwag kang maglala. Walang malakas sa dalawa. Sige, pagtulungan natin kung gusto mo. Wika ni Sakuragi sa kanya. At dito ngay, possession na nga ng Team A. At sa pagkakataong ito, si Miyagi nga ang nagtitimon ng bola para sa kanilang opensa. At sa harap, Rukawa laban kay Miyagi nga ang ganap. Oh, sige mag-pay attention kayo. Babuntos din tayo. Rukawa, subukan mo ako ngayon. Wika ni Miyagi sa kanya. Ha, lagi akong handa. Walang tsansa na makapuntos ka sa akin. Tugon naman ni Rukawa. At dito ngay isang napagandang drive nga ang ginawa ni Miyagi. Ngunit, better defense nga ang pinakita nitong si Rukawa. Nang hindi nga makalusot itong si Miyagi. At sobrang higpit ng pinapakitang depensa nitong si Kai de Rukawa.
Nice one, Rokawa! Ganyan nga! Pakitaan mo ng mahigpit na depensa yung si Miyagi para hindi na makapasok pa sa loob. Mahusay, wika ni Maki sa kanya. Ngunit, dito nga isang kindat nga ang ginawa ni Sakuragi para kay Miyagi. At pumasok nga sa isip ni Miyagi ang mga sinabi ng gunggong niyang kaibigan. Eto na ang tamang oras sa mga sinabi mo, Sakuragi. Pagtulungan natin si Rokawa. Bulong ni Miyagi sa kanyang isip. At dito nga isang screen nga ang ginawa ni Sakuragi para kay Rokawa. Kaya naman dito nga napadali ang paggawa ng play nitong si Miyagi. At dito, dahil sa screen nga na ito, nakalusot na nga siya sa loob. At isang layup na lang ang kanyang ginawa. At dito, nakapuntos nga sila. At itong si Rokawa ay nainis. Malas, hindi ko nakita ang likod ko na paparating pala sa Sakuragi. Hindi ko inaasahan na makakagawa sila ng isang screen para pagtulungan ako. Yan kaya ang plano nila, ang pagkaisa nako. Bulong ni Rokawa sa kanyang isip. At ngayon, possession na nga ng Team B. At gaya nga ng dati, si Rokawa nga ang nagtitimo ng bola para sa kanilang opensa. At sa harap, si Miyagi nga ang kumukuha sa kanya. Ngunit itong si Rokawa ay napabulong. Eto, akin na naman ang posisyon. Dadaanan kita sa katawan, Miyagi. Pasensya ka na. Ngunit pipirasahin kita ngayon. Wika ni Rokawa sa kanyang isip. Sabay bangga nga kay Miyagi nang magkabilang ulit. Nang biglang, napansin nga ito ni Coach Ansai. Ito ang plano ni Rokawa kanina pa. Napagdinaan niya sa bilis, madedihado siya laban kay Miyagi. Ngunit kung dadaanin naman niya sa katawan, ay yamado siya. At dito'y mahihirapan si Miyagi na makadepensa. Ano kaya ang plano mo, Miyagi? Para mapigilan yung ace player mo. Wika ni Coach Ansai sa kanyang isip. At dito ay patuloy pa rin sa pagbangga itong si Rokawa kay Miyagi. Nang biglang, isang spin moves nga ang ginawa nitong si Rokawa at naiwan itong si Miyagi. Ngunit, laking gulat nga nila nung napansin nila si Miyagi na nakangiti. Naiwan na nga siya doon ah. Bakit siya nakangiti? Ano? Nababaliw na ata tong maliit na to ah. Ano ang plano niya? Bulong ng mga tao. Nang biglang, sumulpot nga Sakuragi sa harap ni Rokawa. At isang double team nga ang kanilang ginawa. Rokawa laban kay Miyagi at Sakuragi. At dito ngay labis na kinagulat ni Rokawa ang ganap. Malas! Natrap ako sa patibong ng dalawang to. Hindi ko inaasahan na pagtutulungan nila ako sa depensa. Malas! Malabo ko nang maipasa pa ang bola. Wika nito sa kanyang isip. Kaya naman tumira na nga lang ito ng isang alanganin na jump shot. At dito, mintis nga ang kanyang tira. At sa loob, nakuha na nga ni Hanagata ang bola. Sabay pasa kay Miyagi. At tumatakbo na nga siya para sa isang pass break. Tara na! Baba na kayo! Pagkakataon na natin para makapuntos! Dali na! Baba! Sigaw nito. Ngunit, dito ngay sa likod niya, naghahabol itong si Rokawa. Humanda ka! Hindi kita papapuntusin! Wika ni Rokawa sa kanyang isip. At dito nga napansin nga ang lahat ng to ni Sakuragi. Miyagi, huwag mo munang ituloy. Maghinay-hinay ka lang. Daanin natin sa magandang ball rotation to. Hindi pwedeng idiretso mo yan. Naghahabol si Rokawa sa likod mo. Kalma ka lang. Wika ni Sakuragi. Kaya naman dito nga naging kalmado lamang nagtitimo ng bola itong si Miyagi. At sa pagkakataong ito, hindi nga siya naging agresibo. At dahil dito, napahanga nga si Coach Takato. Ibang klase talaga tong dalawang to. Dalawang gunggong, Miyagi at Sakuragi. Sa tagal ng panahon, nahubog na ang kanilang solid na chemistry. Kindat lang na maliit ay alam na nila ang gagawin. Ibang klase, napaka-solid ang connection ng dalawang to. Kayo ang pwedeng itapat sa point guard ng kalaban na Aichi. Muroboshi, humanda ka na. Ikaw din, Murshigi.
Humanda na kayo. Meron na kaming kakaibang chemistry na nagmula sa dalawang to. Wika ni Coach Takato sa kanyang isip. At dito ngay sa loob ng court, kalmado lamang itong si Miyagi nang biglang. Bigla nga niyang inapakan ang gas sabay drive nga ng napakabilis at ang depensa ng Team B ay naiwan na. At itong si Maki ay gulat na gulat. Ano? Akala ko ba magiging kalmado lang siya? Pero bakit diniretso niya agad? Malas, hindi kami agad nakapaghanda. Magulang talaga tong maliit na to. Wika ni Maki na sobrang nagulat. At itong si Miyagi ay isang blind pass nga ang kanyang ginawa para kay Sakuragi. At dahil sobrang ganda nga ng play ng kanilang nagawa, nalibre na nga itong Sakuragi sa baba. Sabay, slam dunk na nga ng bola. At ayun, puntos nga para sa Team A. At itong Sakuragi ay Miyagi ay nag-appearan nga sa binagwikang. Solid ka talaga kulot, napakahusay mo, wika ni Sakuragi. At dito ay tumugon naman si Miyagi. Ang husay mo din gunggong, napakasolid talaga ng ating chemistry. Una, nagawa nating pigilan si Rokawa. At pangalawa, nakagawa tayo ng puntos. Solid ka talaga, tugon naman ni Miyagi sa kanya. At ayun, isang napagandang chemistry nga ang pinakita ni Sakuragi at Miyagi na labis na nagpahanga sa lahat. Kaya-kaya nilang dalhin ito hanggang sa finals. Abangan natin sa susunod na bahagi.